Different operating system para sa piso Wi-Fi. Ang piso Wi-Fi na operating system or OS ay nagkocontrol sa lahat. Nag-coordinate ito sa coin slot, sa Wi-Fi at sa device na nakakonect. At controls kung ilan ang time na tira sa phone. These systems are all Linux-based, basically from the ground up ang pag-develop. At ang developer mag-change ng license, mag-charge ng license which costs around 400 to 600 pesos per license ng OS nila. At ang basic function is to keep track ng mga cellphone or devices na nakakonect sa Wi-Fi. It keep tracks ng device mo via sa MAC address ng cellphone mo, name ng phone, at IP address na assigned. So, each piece of Wi-Fi operating system boasts stability at fast boot up, especially during power outage, at keeping track sa cellphones. And also, other operating system includes remote monitoring na kahit nasa malayo kang lugar, mamonitor mo ang sales at makamake changes sa settings via zero tier or ng-rock. Ang mga sikat na piso Wi-Fi operating system ay Ado PSoF, and then Wi-Fi 5 soft. Majority ng mga unit ko ay Wi-Fi 5. What I like sa Wi-Fi 5, meron ka option ma-set as possible and consumable. At easy ang remote monitoring niya via zero tier. And also, may option ka to add movies ng by connecting a flash drive or a hard drive via USB port ng Orange Pi. Ang downside ng each movie has to be transferred via network or Wi-Fi. So, ang next naman ay LPB. Itong pinakasikat talaga, LPB, kahit saan ka sa buong Pilipinas, LPB. Meron ako isang LPB na unit. What I like is ang stability niya at straight to the point ang user interface niya. No wonder ito ang pinakasikat sa Pinas kasi pag una mo nang kita, alam mo na kung immediately kung anong gawin mo. Ang next naman is ang PSoFi. I don't know anything a lot about PSoFi pero I've heard ng okay to. And the next naman is one-click PSo Wi-Fi. So, also, hindi pa ako nakatry gamit na to. And then, ang last ay ang WiFi MicroTik based. This one is different kasi hindi po ito Orange Pi or Raspberry Pi based na system. But MicroTik system siya kasi ang router na yan ay programmable. I haven't had any experience pero ang main advantage siya ay open source siya, which means no license at easy mag-troubleshoot if meron kang background sa coding. So guys, ito lang ang mga alam ko. I don't know, baka meron pa dyan na mga hindi ko include. Feel free to comment down below. So ang nagamit ko lang dito ay LPB at Wi-Fi 5. The rest na available to sa market pero feel free lang kung ano nyo kasi they all have their advantages. So guys, thank you for watching and I'll see you on the next video. Peace!